Starring Entertainment. At meron daw ba kayong pinabago sa itsura ninyo na ngayon ay kinukonsider niyong paraiso? Naku, maiyan na lang daw yung paraiso. Maikonek lang sa paraiso, di ba? Ayan. Sinong gustong sumagot? Hindi na ako magtuturo. Well, ako po, I really work hard every day to be more fit, especially for this role. Hindi naman po retoke, but ayun, I wanted to lose weight, I wanted to have a different kind of physique for this role. And opo, paraiso siya because I'm really loving this healthier lifestyle. Yun po. Sino pang gusto sumagot? Ako din, tama yun. Ako din, ginawa ko din talaga, nag-diet ako. Kasi yung first day namin, nakikita ko talaga sa screen. So after nun, lumaki yung screen din eh. Sabi ko, nagulat ako. So yun po, wala namang masyadong effort ka-effort. Yung mas, binasa po talaga namin yung screen play kasi wala naman sa itsura yun. Ang mahalaga kung paano mo ipo-portray yung character mo. Tsaka also po, with having four girls, I think representation matters. We have different kinds of beauties. And that's being accepted and supported by Dreamscape, by our creatives, na it's really nice to be different from each other. So yun po, that's why kung si Loisa, gan may ina-achieve siya for herself, that's for her character, and ganun din naman po sila Elise. Kaya kahit po sa pananamit namin, talagang we try to give different vibes. Yun po. Meron kami wardrobe po sa taping, may mga makeup artist din po na sila yung gumagawa ng look namin. Para po magkaiba. Yun lang po. Oh, yung, kumbaga, yung tanong ko, yung kung meron pa sa inyo nagpa-enhance. I think each one of us kasi, or lahat naman ng babae din, maraming insecurities yan, especially growing up, especially the teenage years. And since we're pinasok namin yung showbiz industry, talagang the tiniest detail physically mapipinpoint po sa bawat isa. So I think bilang artista, or ako personally, I'll just answer for myself, meron talagang maintenance na tinatawag dyan ang bawat artista na ang hirap naman din pong isa-isahin kung ano ang kailangan namin. Kasi diba insecurity nga po namin yun. So we know for ourselves na meron kaming ginawang maintenance or help para syempre ma-achieve the confidence that we want to achieve. So yun nga po, kanya-kanyang ano na lang yan, kanya-kanyang kumbaga nasa sa amin na lang din po yun kung ano yung mga yun. Pero I think it's, for me, it's normal kung ano man yung gusto mong i-achieve sa sarili mo. And I think, ako, yun nga po, answer ko sa sarili ko, I have maintenance for myself na as a babae and as an artista, ginagawa ko din po. Thank you. Ayun pala, ako po, wala po talaga. Sobrang natural. Si Charlie. Opo, katulad po na sinabi ni Elise, siguro sa dami po ng technology ngayon, nandiyan na po yung mga machine. Totoo po na nagpapa-maintain kami. And tulad po ngayon na sinasabihan ako na tumataba daw po ako ng wardrobe. So minsan nagda-diet po talaga ako. At sinisipagan ko po talaga pumunta. So yun po. Thank you. Thank you po. Thank you so much, Ito Oj. Alright, next up, what do we have? Yes, ako young stars. At ano yung, meron ka ba mga set anecdotes at gusto mong i-share sa amin na nangyari so far? It's been such a great working experience. Napaka-blessed ko po. Kasi itong mga to nakasama ko na po ng ilang beses. Charlie's my sister. I've worked with Loisa and Elise. And kahit nga po sila Tito Art, mga nakasama ko na si Tita Snowy, naging mommy ko na din before. So, ang ganda po ng relationship naming lahat. And on set, kagaya po nung na-mention ni Charlie, grabe magtawanan. Grabe po yung ingay namin on set. As in, minsan sabi na ni Direk, behave! Behave!
gumagano na si Derek kasi sobrang saya po namin magkakasama. And then the next minute, magsasampala na pala kami. But it's just been so fun. Grabe po yung suportahan. Grabe yung pagbibigay. Not just with the three girls, the beautiful girls beside me, but also with sila Miss Shine, sila Kuya Epi, everyone here. I'm so blessed na itong project po na nirigalo sa akin, birthday gift kasi sa akin to ni Lord, I would consider. Because this was pitched to me on my birthday itself. Yes. So sabi ko, Lord, ito yung pinagdasal ko talaga. Ito yung character na pinanggigigilan ko ng magawa. So thank you so much again, Dreamscape, every Sir Deo, sa lahat po ng management. Cherry on top talaga na ako nakasama ko pa, the best people I could have ever asked for. That is awesome. Thank you so much for that, thank you, Alexa. Thank you. And by the way, kung hindi nila inaitatanong ng mga kapamilya at kapatid natin, ang theme song ng Pira-Pira Sa Paraiso ay Lipad Na Pangarap by none other than Regine Velasquez. Our songbird. At tayo dyan, itong next and last question na natin, Bella pala. Yes, ito para kay Loisa. In connection with that, with the theme song, Lipad ng Pangarap. Nakita ka na namin sa Pinoy Big Brother, marami kang nasabing pangarap doon, and you realized so many dreams along the way. Doing Pira-Pira Song Paraiso, how did this teleserye change your life in relation to the dreams that you have now? Character ko po kasi dito sa Pira-Pira Song Paraiso, ang dami. Sa totoo lang, ang hirap po yung umaarte ka na tapos umaarte ka pa rin yung character mo. Ang hirap po niya kung paano ang gawin. Pero masasabi ko na natutupad na talaga yung mga gusto kong character na gawin. At isa doon nakikita ko sa mga stepping stone para marating yung talagang pangarap talaga, yung paraiso. And wala, ako naman go with the flow, basta alam ko po lagi kong ginagawa yung best ko sa kung anong project at trabaho po yung binibigay sa akin. At deserve na deserve mo kung anong meron ka ngayon because you're one hardworking woman. Congratulations! Congratulations din! Loisa. At gusto naman ulit magpasalamat sa lahat ng mga kapatid at kapamilya natin so, sa pasok. Aabangan po natin yun kung kailan. Pero sa introduction pa lang po, nakita natin na may asawa po ako dito. So, first time ko po na ganun yung character ko, kaya mas mature po talaga yung atake, ultimo yung delivery po. And, syempre, panganay po ako sa magkakapatid, pero sa totoong buhay, bunso po kasi ako. So, dun po ako nag-a-adjust talaga kung paano ako sobrang magpapaka-ate, tapos yung kung paano ko ipapakita yung lambing ko as panganay, yung care na dapat dun sa mga kapatid ko, lalo na nung bumabawi ako sa kanila. About Elise. It's very refreshing para sa akin na hindi po ako maging, alam niyo yun, directly na third wheel or may ka-love team, ka-love interest. So, I'm really happy to be given this role kasi nga challenge to sa akin na iba yung goal ng character ko sa sering to. So, ang goal ng character ko dito is makuha talaga yung better things in life. Marami siyang gustong pangarap. More than that, meron siyang gustong mahalin. Gusto niyang makakuha ng pagmamahal sa isang lalaki. Dito, yung love na gusto niyang makuha is more on pagmamahal siguro, mainly sa pamilya. And then secondary na lang yung gusto niyang makakuha ng pagmamahal sa isang lalaki. So, hindi ko rin po sigurado kasi I think malay natin down the road, iisa-isahin pala ang ating mga ka-love team ng mga ating sisterettes dito. So, meron tayong mga pasabog na gano'n na I myself, magugulat na lang din ako. Pero meron po yan in the future. Thank you. Congratulations, thank you, everyone. Thank you, Kuya Alan.